Yo, what's up mga kapitik? Your brother Marlon is here. Dito ako para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 6 na tips sa mga gustong matuto ng photography for beginners only. Samahan nyo ako at sabay-sabay tayong matuto sa channel na to. Tip number 1, invest in the proper gear. So, unang-una, syempre, kung gusto natin mag-photography, kailangan natin mag-invest ng proper gear. Napakarami natin pwedeng pagpilian, nandiyan ang DSLR, mirrorless camera, Canon, Sony, Nikon, etc. So, pwedeng-pwede rin naman ng ating mga smartphone. Meron ka ng smartphone dyan eh. Napakadali mo na mag-start mag-photography. Kayang-kaya mo yan, kapatid. Di naman natin kailangan bumili kagad ng mga mamahaling camera, yung mga top of the line na camera. Pwede naman tayong bumili ng mga nasa entry level na camera. Tip number 2, always have a camera with you. So kailangan lagi mong dala yung camera mo, kahit nasaan ka, kahit na anong ginagawa mo. Gandahan nga nitong mga ating mga smartphone eh. Hindi ito sitahin, no? Hindi tulad ng pag may dala kang DSLR eh, medyo malaki yan at parang professional look nga. So tip number 3 tayo, don't be afraid to experiment. Yes kapatid, huwag tayong matakot mag-experiment. Pero siyempre, iwasan lang din natin yung mga delikadong eksperimento, no? Dahil baka mamaya eh, masira pa yung gear natin or tayo mismo ang mapahamak. So be careful. Be careful mga kapatid sa mga ganyang bagay. Mag-isip tayo, yung creativity natin, wala yung limitasyon. Ang tip number 4 ko sa inyo ay enjoy finding good composition. Yes, enjoy finding good composition. If you don't know what composition is in photography, tatalakayin natin yan sa mga susunod kong vlog. So kaya mag-subscribe kayo sa aking channel at i-click ang tiny bell button para updated kayo sa aking mga susunod na videos. And tip number 5, be best friend with light. Yes, napaka-importante sa photography ng light. Dahil kung madilim ang iyong photography at wala nang makitang details, useless. Sayang lang. Importante yan yung lightning ng photography nyo, even na gumamit kayo ng artificial light or andyan ang ating natural light. Ang ating araw ay lagi lang nandyan para sa atin. Mapa food photography or portrait photography, nako, the best yan, lalo na mga golden hour, mga sunset, sunrise yan, the best yan, the best na time yan. And last but not the least, always take your times. Lalong-lalo na sa street photography, timing ang kailangan natin dyan. Yung mga naglalakad, kung paano natin tatimingan yung mga expression ng mukha nila, or na-timing sila sa magandang angulo, yan. Kailangan natin maghintay para makakuha tayo ng magandang output ng picture. Okay mga kapatid, at hanggang dito na lang ang aking tip sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo sa susunod na video ko, ha? So, subscribe na sa aking channel at click nyo ang tiny bell button para updated kayo sa aking mga video.